At dahil panahon na naman ngayon ng pag-harvest ng palay, ay eto, meron kaming share galing sa aking biyanan at manugang. At eto, magbibilad na nga kami dahil wala na nga kaming bigas at tamang-tama nga ay maganda ang sikat ng araw. At malayo sa mga puno na pwedeng makaharang ng sikat ng araw. Nang hiram nga lang kami ng trapal kay Uncle na pagbibilaran. At sakto nga ay napakalaki at maraming maibibilad na palay. Tamang-tama nga at napakaganda ng sikat ng araw at makakabilad talaga ng maayos. Kumuha nga muna ako ng walis tingting at daspan at winalis-walis ko nga muna ang mga dumi ng mga kambing. Dahil nagkakalat nga at naaapakan. Mabilis lang talaga tumubo dito yung mga damo dahil hindi palaging nalalakaran. At pagkatapos ay kumuha nga muna ako ng maliit na lamesa na paglalagyan ng pitsil at baso. At para nga madali na nga lang dito kukuha si Dada ng tubig. Dahil sobrang init nga ng panahon at madali nga lang makauhaw. Eto nga yung nawalis ko kanina ng mga dumi ng mga kambing. Ito siguro yung pinagbibisihan ni Zoe kaya pabalik-balik dito. Napakaganda nga nitong bilaran at sobrang lapad nga. Mas maganda nga ito para isang bilaran na lang habang maganda ang sikat ng araw. Kumuha na nga rin ako ng payong at papayungan ko nga si Dada dahil sobrang init nga. Ayan, sunod-sunod nga lang muna ako kay Dada para siya mapayungan. Isa na all may tagapayong. At maya-maya naman ay kinakaras nga ni Dada para naman mabaliktad at mabilad naman yung nasa ilalim para maganda yung pagkakabilad ng mga palay. At pagkahapon na nga ay ililigpit na nga uli ni Dada at ilalagay niyo na nga sa sako. Sobrang makakatipid nga kapag meron kang mga palay dahil magkano lang naman na magagastos mo kapag magpapagiling. Sa dalawang sako nga lang na palay kapag pinagiling na ay meron ka ng isang sakong bigas. O diba, sobrang makakatipid ka na dahil magkano na nga rin ng isang sako ngayon ay nasa 3K na nga ata. Sobrang makakatipid nga kami ngayon dahil hindi muna kami bibili ng bigas. Binuksan ko nga muna ang pinto sa sala namin dahil dito muna daw ilalagay ni Dada. Pansamantala para madali makuha kapag magbibilad. Etong ang pinto na to ay hindi nga namin ginagamit at hindi namin binubuksan dahil sira na nga siya at napakabigat nga kapag binubuksan. At mahirap nga rin kapag sinasara. Kaya yung pinakapintuan namin ay dun nga sa kusina at yun nga yung madalas namin na ginagamit. At balik nga ako sa ginagawa namin, eto na nga isa-isa na nga namin pinapasok ni Dada ang sako-sako ng mga palay. Nagpatulong na nga rin si Dada dahil sobrang bigat talaga. Wala naman ibang magtutulungan kundi ang mag-asawa lang. Kami nga lang ang naiiwan palagi sa bahay dahil ang aming mga anak ay nasa school. At eto na, nandito na nga sa loob ang mga palay at eto na nga ang nangyari sa sala namin. At kinabukasan nga ay pinamulino na nga ni Dada este pinagiling na niya ang palay dahil mauubos na nga ang bigas namin. At umulan pa nga kanina kaya medyo baha sa labas. Buti na nga lang at nakabilad na kami dahil hindi nga natin alam kung bukas ay masama ang panahon. Apat na sako nga na palay ang ipapagiling ni Dada. At meron pa nga kaming mga natirang mga palay at ibibilad pa nga ito. At pagkahapon nga ay tapos na nga si Dada magpagiling. Dalawang sakong bigas nga ang napagiling ni Dada. Hindi na nga muna kami mamamroblema ng bigas ngayon at ang ulam na nga lang muna ang poproblemahin. Ang ganda ng bigas mga mi, masarap daw ito kapag bagong ani.